Ang lahat po ay sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanalig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo na muling nabuhay. Siya ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama. Ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Magandang tanghali po, Father. Ipagdiwang natin ang kapistahan ni San Marco, manunulat ng mabuting balita. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Sa bisa po ng binyag, bawat isa sa atin ay dapat ding maging tagapagdala ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng larangan ng buhay. Ating ipinagpipiesta si San Marco, mapalad po at naisulat niya ang kaunahang ebanghelyo na pinagtularan ng mga iba pang ebanghelista. Kaya ito pong Synoptic Gospel ay pinangunahan ni San Marco. Nag-angkop sina San Mateo, San Lucas at eventually yung iba pang mga alagad. Napakasugid ni San Marco sa kanyang pagiging ebanghelista ay humihimok din sa bawat isa sa atin na dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan sa ating mga larangan ng buhay. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, muli nating siyasatin, kilanlin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang at humingi kita sa Diyos ng grasya ng kapatawaran, higit na katapatan at kalinisan ng kalooban. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ay kapayapaan sa mga taong nilulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yeso Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang o Heso Kristo, ikaw lamang o Heso Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin at idinarangal si San Marco na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob, hinihiling namin kami ninaway umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming
masundan sa magitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mabababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babilonya, mga hirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umawit silang likha sa langit, ang iyong ginaway siyang dinadalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Alleluia! 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 Alleluia!
Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, ay at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatututuhanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa magitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, isa pong maganda, mabiyayang tanghali sa inyong lahat. Tayo po ay nagdiriwang ng kapistahan ni San Marco. Siya po ay kaanak o kasin ni San Bernabe o Barnabas. Sila po ay masugid na kasakasama ni San Pablo, lalo na sa first missionary journey. Then eventually, napasama si San Marco kay San Pedro at na nagsilbi siyang kalihim o secretary. Kaya mapapag-alaman po ninyo na yung nilalaman ng Ebanghelyo ayon kay San Marco ay meron ding ugnay dun sa liham o letter of St. Peter. Maganda po ito yung inyong assignment pag-uwi ninyo ano, sa inyong mga tahanan. Pagkat kinakailangan po kita ay merong kabatiran, kaalaman sa banal na kasulatan. Naalaala ko si St. Jerome, ignorance of the scripture is ignorance of Christ. Kaya dapat po kita ay merong matatas, kamulatan at kamalayan. Ano ba ang mabuting balita? Pagkat ito po ang ating misyon. By words and deeds, we are duty bound to witnessing to the veracity of who Jesus Christ is. Dadalhin natin ang katotohanan sa mga larangan ng buhay by way of evangelization. Kaya po, ang evangelization hamon sa atin. Naalaala ko yung salitang good and effective
parenting. Pakibigkas po natin muli. Good and effective parenting. Pagkat nung pong binyagan yung inyong mga anak, yung inyong inaanak, kayo mga magulang ay umaako na magtuturo, maghuhubog sa inyong mga anak at inaanak ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya, spirit-impelled evangelization. Mapitagan, ipaiibig ninyo sino si Hesukristo sa inyong buhay. Pagkat dapat ay credible. Pag po ako ay nananalita o nagbibigay ng humiliya, ay pinag-iisipan ko, magiging kapanipaniwala ba yung babanggiting ko sa mga tao. Pagkat ngayon ay naglipa na ang kasinungalingan, fake news, maging sa ating mga Facebook, sa ating mga accounts, mga portals, dapat po kita'y nangunguna na gamitin ang social media as instrument of evangelization. Kaya naman po itong si San Marco, hindi ko gagamitin yung salitang Marcos pagkat kakaiba ang dating sa ating kamalayan. We must be able to distinguish what is right and what is wrong, what is true and what is false. Kaya yung pong mga teacher, buong sinop na nagpi-prepare ng kanilang subject matter. Naalala ko at mayroon pa silang mga methodologies. Pedagogical skills. Lalo na kung nagtuturo sa mga bata, ay kinakailangan yan, yung pedagogical skills. At sa atin na mga nakatatanda, kailangan natin andragogical skills. Pakibigkas natin muli, andragogical skills. Leading the adult to self-directed learning. Kaya yung mga professor, mga teacher ay dapat may capacity to enter the mind, the heart, the inner world of the learner, facilitating them to what is true, access to what is true, what is noble, what is beautiful. Yan ang hamon ngayon. Kaya nagsulat si San Marco. Ipinaibig niya si Kristo sa mga tao, lalo na sa mga Hudiyo. Ipinaliwanag niya ano ba ang pagiging Mesiyas. Pagkat nung panahong isinusulat yung Ebanghelyo ayon kay San Marco, pinipersecute ang mga Kristiyano. Inuusig. So they experience pain and suffering. Pero buong husay niya itong inilahad by way of writing. At sa kanyang opening words, sa kanyang gospel, ay yung paanyaya ng conversion. Magsisi sa mga kasalanan, magbagong buhay pagkat dumarating ang mabuting balita ng kaligtasan. Naalala ko si Saint John the Baptist, ayun din ang kanyang paliwanag sa mga tao, to acquire metanoia. Hindi po kita pwedeng maging magkamayroon ng metanoia unless we are humble. Kaya mapagpakumbaba.
hindi arrogante, hindi make believe, pagkat the initial steps in order to evangelize is by way of conversion. Aaminin mo yung iyong kahinaan, yung iyong kapalpakan, at ipanuto ang buhay sa katotohanan. Kaya hamon ito sa atin, si Kristo ba ay daladala natin sa ating pagkatao? Naturingan kitang mga Kristiyano, nasaan si Kristo sa buhay mo? By words, by deeds, your ways of thinking and ways of doing must be credible and convincing to people na kanilang maranasan yung presensya mo sa buhay nila. Ika'y grasya at hindi ka disgrasya sa iyong kapwa-tao. Harinawa po, magdilang anghel tayo as we journey together, building each other as body of Christ, pagkat ang reign kingdom of God ay siyang dapat palatandaan ng buhay natin bilang simbahan. By the way po, nagnonobena tayo kay San Jose. Ano? Ika-apat na araw po ngayon ng nobena kay San Jose. Ano? At pangalawang araw din sa ating debosyon sa Banal na Krus, pagkat tayo ay magsasanta krusan. Ano? Nawa po yung Banal na Krus nakakintal sa ating pagkatao, sa ating pag-iisip, sa ating puso, sa ating inuugali at pinaggagawa. Bringing the good news of salvation in all strata of humanity at making the whole humanity new. Ano? Kaya nga bagong buhay at tayo naghumahakbang, tumatahak sa liwanag ni Kristong muling nabuhay upang pawiin ang dilim at lagim ng kasalanan at kamatayan at makapamuhay tayo ng matiwasay bilang pamilya, bilang bayan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong aming ipinagkapuri na si San Marco ay iyong dinakila, tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na inihahain upang ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagkatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa't pagkabuhay, kaming tubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay
buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian, maging ang mga nasa paglilingkod sa ebanghelisasyon, mga misyonero, mga katikista, mga bata, kabataan at mga pamilya, gayon din po yung mga nasa iba't ibang ministries and advocacy, lalo na for social justice and peace, for care and concern for our environment, promotion of life and stewardship of creation. Pagdasal po natin yung mga naghahakot ng basura, maging yung mga naglilinis ng ating kapaligiran, at yung pong mga nasa sektor ng pagsasaka na humihiling ng mabiyayang pag-ulan. Gayun din po ang mga mangingisda, mga naghahanap buhay sa karagatan, sa iba't ibang panig ng karagatan, sa iba't ibang panig ng mundo. Maging yung pong mga manggagawa, lalo na itong mga nagtatrabaho sa mga constructions at sa gitna ng init ng araw, maging yung pong mga nasa factories at yung pong mga overseas Pilipinos, mga nasa iba't ibang profesyon, maging yung mga nasa public and government service at yung pong mga nasa academe, mga nag-aaral, nagtuturo, naghuhubog, nag-accomplish ng kanilang mga academic requirements, mga examination, at yung iba po nag-prepare for board exams according to the professions they wish to be. Yung po mga birthday celebrators at mga anniversary celebrator, katulad din na RJ at Rema Pisora, at gayon din po ang mga nagadibusyon kay Santo Padre Pio, the very purpose for coming here, at yung po mga tao na nagmimiting makaparito, maging yung mga nagdidibusyon sa Banal na Cruz at kay San Jose Manggagawa. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalis-lisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Marco, at yung pong mga ni Santo Padre Pio, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
sa tagubilin ng mga naggagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, samrahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sana kasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan ng Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayan kayo ng kapayapaan at Easter and Feast of St. Mark blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Palaging kasama ako, palaging kapiling ninyo, hanggang sa wakas ng mundo. Ang sabi ni Hesukristo, Alleluia, awit sa iyo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Finish your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lonely sparrow finds our swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God. How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by rain, when dryness comes in its cage. Behold, my strength, my King, and my God. How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would forsake a thousand other things anywhere spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King, and my God. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsalusalo namin ngayon sa iyong banal na dambana, ay magpabanal nawa sa amin at ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa aming pananampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marco sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailanmay hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ika-apat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Klego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal. Gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Heso Kristo at ng mga banal, magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito ay magpaalaala ng pagkikisa sa kamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo sa sakramento ng binyag. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ng kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanlangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanlangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Ang sa darating pong May 10 ay ika-45 taong anibersaryo ng Diocese of Buac. At kami po ay mayroong ipinagagawang bahay pari na magsisilbing tahanan na mga nag-retire at mga may karamdaman naming mga pari. Ito po ay magsisilbing landmark ng nasabing pagdiriwang. Kaya kami po ay humihiling ng inyong tulong, pagmamahal, donasyon at mga kaloob sa ipinagagawang bahay pari. Salamat po sa inyong pagmamahal at donasyon. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Please bow your heads and ask for God's blessings. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay magawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni San Marco ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ang siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ng inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay na walang hanggan. Amen. Amen. At pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay si Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Thank you po. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ng ating hari at manunugbos.